buwan na lang ang binibilang at eleksyon na naman. At para sa mga first-time voter, maaring maging magulo at nakakalito ang proseso ng pagboto. Kaya naman para makatulong hatid ng COMELEC ang web application na Poll Precinct Finder. Alamin kung ano yan sa live report ni Mariz Umali. Mariz. Jessica, iwas hassle, iwas siksikan, o sa madaling salita, mas mabilis ka makakaboto. Ito ang layunin ng web application na Precinct Finder ng COMELEC para matulungan umano ang mga botanteng malaman, una, kung saang presinto ka rehistradong bumoto, at pangalawa, kung rehistradong botante ka pa. Unang pagkakataon pa lang ni Raquel Marquez na boboto ngayong darating na Mayo, kaya magkahalong pagkasabik at kabaraw ang kaniyang nararamdaman. Pero ang mas inaalala niya ay yung mga madalas maibalita nung nagkakagulo o di kaya'y nawawalang pangalan sa mga list of registered voter. Pero nang mabalitaan ang tungkol sa web application ng COMELEC na Precinct Finder, mas naging kampante raw siya. Sinubukan pa naming sagutan ang Precinct Finder form sa website ng COMELEC at matapos ilagay ang buong pangalan at araw ng kapanganakan, lumabas na ang presinto kung saan siya rehistradong bumoto. Makakatulong po. Kasi malaking bagay na po yung para sa akin. Kasi po, first time voters lang po ako. Nibilis po dahil kung malalaman mo yung kung anong numbers mo, ganun. Kung saan ka party. 2004 pa sinimula ng COMELEC ang Precinct Finder, isang web application para tulungan ng mga botanteng malaman kung saan presinto ka rehistradong bumoto at kung botante ka pa. Tool yan. No? It's an assistance, it's an aid, but it's not legally binding. Kasi kung hihintay mo pa ng election day, di makikipagsiksikan ka pa sa mga taong nagtitingin dun sa mga pintuan or nagpapatulong sa mga citizens arm. At least kapag alam mo na prior to the elections, pagpunta mo ng ng presinto, dire-diretso ka na doon. Itatype lang ang www.comelec.gov.ph para mabuksan ang website ng COMELEC. Pindutin ang Precinct Finder form na tab. Sagutin ang lalabas na query form. At ilang sandali lang, lalabas na ang presinto kung saan ka buboto. Pero nang subukan naming ilagay ang pangalan at birth date ng two-time voter na si John Roy de Imoy, hindi lumabas ang kanyang voter registration record. 2007 pa raw siya nagparehistro at mula noon ay lagi nang bumoboto. Malaking tulong sana raw ang web application na ito sa kanya, lalo pat minsan na rin silang nagkaproblema sa paghahanap ng pangalan sa list of registered voters. Nagkataon na kahit pare-press kami yung surname, siya po, hiwalay kami ng sa list na tinitignan po. Kumbaga nagkahiwalay pa siya. Which, na, dahil, okay, medyo nahirapan ka. Opo, nahirapan po. Kumbaga naghanap pa kami ng other voting na precinct po. Para doon sa mga makikita, very effective po siya. Nag-fix po nung sa Precinct Finder. I-update po na yung database para mas malaki po yung magiging saklaw ng tulong na magagawa. Paliwanag ng COMELEC, may pagkakataong nakakalimutan ng botante kung ano ang spelling ng pangalang inirehistro, kaya talagang hindi ito lalabas sa Precinct Finder. Pero hindi raw malinaw na batayan ang Precinct Finder kung rehistradong botante ka pa. Yung updating niyan, hindi real-time. No? So guide yan. Pero hindi yan pwedeng sabihin, hindi yan, that doesn't give anyone legal right. Well, you have to understand, we're also ongoing yung cleansing ng ating mga listahan, ano? Mm-hmm. So, maaring hindi ka pa tinatamaan yung search. Sometimes naman, merong mga instances na yung mga namamatay, nandyan pa rin sa listahan yan. Sa ganitong mga pagkakataon, maaari naman daw tawagan ng election officer sa lugar. Ang numero ng COMELEC ay makikita rin sa website ng ahensya. Jessica, malaking tulong na rin sa ngayon itong mga smartphones para madali mong ma-access ang Precinct Finder app, lalo na para sa mga taong abala. Samantala, maaari rin namang i-tweet sa @COMELEC ang mga concern o violations na nakikita sa paligid na may kinalaman sa eleksyon. Jessica? Okay, Mariz, ulitin nga natin, paano kung ganun yung nangyari dun sa in-interview mong dalawang beses nang bumoto, no? Paano kung hindi lumabas yung kanyang records? Anong gagawin nila? Oo, Jessica, ang ginawa ko kanina nung tinanong ko sa kanya kung talaga bang hindi siya nagkamali doon sa kanyang pangalan o yung spelling ng pangalan, sabi niya hindi raw talaga. Itinawag natin yan sa COMELEC at ang sagot nga nila ay maaari naman daw itawag sa election officer. Aalamin mo lang kung ano yung numero ng election officer doon sa lugar ninyo, o maaari rin namang itanong yan sa COMELEC number na, or yung sa ahensya mismo ng COMELEC na makikita naman sa
website ng COMELEC. Pero nangyari rin yan, actually dun sa una nating in-interview kay Raquel, ang una, nilagay natin yung pangalan niya with letter C dahil yun ang sinabi niya sa aking spelling at hindi nga lumabas yung pangalan niya. Pero nung naalala niya na yung Raquel niya na inirehistro ay walang letter C, dun na lumabas. So minsan kasi kailangan lang talagang alalahanin ano ba yung spelling ng pangalan mo o yung talagang information na inirehistro mo para masigurong lalabas itong mga registered voters information. Okay, maraming salamat, Mariz Umali.